ang tagal mo nang kumakayod. Isang kahig, isang tuka. O baka naman minsan ikay tiba-tiba. Nakakapagod. Buong maghapong nakasalang kung hindi sa init ng araw, sa computer, sa makina, sa papeles, sa lutuan, sa iyong mga paninda. Ano man yung trabaho mo, iisa ang tiyak. May mga oras na ikay napapagod, nananakit ang katawan, napapagalitan, may nakakatampuan at nakakagalitan, nape-pressure at nasistress, nagkakasakit, nawawala ng pag-asa lalo kung ang kita ay hindi sapat. Kayod kalabaw, overtime, minsan dala pa nga sa bahay. Minsan, naiisip mong sana naiintindihan nilang ginagawa mo ito para sa iyong pamilya. Ginagawa mo ito para makaahon kayo sa hirap. Ginagawa mo ito para mabigyan sila ng magandang hinaharap. Ginagawa mo ito para rin buhay ng iyong sarili. Hindi maiiwasan minsan na ito ang dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Gulo sa pamilya. Inggit at selos sa iba. Sige lang, tuloy pa rin sa pagkayod. Huwag kang tumigil dahil diyan nakasalalay ang buhay mo at ng iyong pamilya kung gusto mong maging tagumpay bandang huli. Subalit paalala lang, huwag mong kalimutang bigyan ng sapat na oras ang iyong pamilya. Huwag mong kalimutan ang iyong sarili at pangangatawan. Huwag mong itaya ang iyong pangalan sa mga bagay na maaari mong ikasira sa iyong hanap buhay. Maging tapat ka at magkaroon ng integridad at paninindigan. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang yamang iyong inaiimpok o ang bawat kita o sweldo at ilaan ito sa mga nararapat na paglaanan mo. Higit sa lahat, huwag kang makakalimot na ang lahat ng pinanggalingan ng iyong hanap buhay ay mula sa Diyos, kaya ito'y dapat na ipagpasalamat mo ng buong puso. Kung magagawa mo ang mga ito, mababawasan ang hirap na nararanasan mo sa pagtatrabaho. Magiging masaya at kontento ka at ang pamilya mo. Makukuha mo ang respeto ng pamilya at mga kaibigan mo. Magkakaroon ka ng iba yung lakas sa puso, isip at iyong pangangatawan. Higit sa lahat, nag-uumapaw na pagpapala pa ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Sige lang, kayod lang, kaya mo yan. Live